pagputok ng sikat ng araw noong Biyernes, September 28, ay muling sinimula ng pamahalaang panlalawigan ang pamamahagi ng munting regalo. Sa araw na ito, ang bayan ng San Antonio ang maswerte nakatanggap na maagang pamasko. Mahigit 9,000 perasong gift packs ang ipinamahagi sa 4 na barangay ng naturang bayan. Ito ay kinabibilangan ng Barangay Panabingan na may 1,000 benepisyaryo. 950 sa Barangay Kama 1, 2,480 sa Barangay Santa Barbara at 5,000 sa Barangay San Francisco. Ang gift-giving program ay 5 taon nang umiikot sa lalawigan na sinimulan ni dating Governor Aurelio Oye Umali at sa kasalukuyan ay pinagpapatuloy ni Governor Zarina Cherry Umali, hindi lamang upang maghatid ng kasiyahan sa mga mamamayan kundi ay personal din na makausap ang mga kalalawigan sa kanilang mga kahilingan. Hindi ba sa atin kaya na magpilihan yung regalo? Pero ito po ang pag-iikot natin sa ating lalawigan. Hindi lang po dahil sa pagbibili ng regalo. Kung hindi dahil sa gusto ko rin po makausap yung iba sa inyo at makita. At para din yung mga, actually sa pag-iikot po ng mga provincial government employees na nagpupunta at iniisa-isa po kada bahay, pwede nyo po sabihin sa kanila yung mga karamihan. For example, meron kayong gusto gawin na scholar, pwede niyo pong magbitin mamaya. Inilahad ng ina ng lalawigan ang mga proyekto na dapat asahan ng mga tiga San Antonio. Kagaya na lamang ng dagdag na 50-bed capacity sa San Antonio District Hospital at patuloy na pagtatayo ng mga barangay hall at gym. Si Presidente Duterte, ang sabi niya, magpatayo ng mga gym para sa ganon magamit na evacuation center. Si Gogoy po, matagal nang nag-umpisa sa pagpapatayo ng mga gym. Kaya po natutuwa tayo dahil sa nakahanda ang lalawigan ng Nueva Ecija sa mga panahon na may mga ulan at meron tayong evacuation center. Na katulad dito dahil meron itong kitchen at meron itong CR. Hangad naman ni Doc Anthony Umali at ng provincial government na matulungan sa problema sa paningin ang mga senior citizen. Kasi po ako po isang doktor sa mata at naging programa ko po nung ako po bukal yung gamutin ang mga paningin ng ating mga senior citizen. Sino po ang gustong magkaroon ng panibagong antibahan? Alam niyo po, yung programa na yan, ipinagpapatuloy po hanggang ngayon ng ating pamahalang malalawigan. Pasasalamat naman ang tugon ni Mayor Arvin Zalonga dahil palaging naaalala ng pamahalaang panlalawigan ang kanilang bayan. Sa ginagawa po ng ating mahal na gobernador, Cherry Umali, ako po ay personal na nagpapasalamat sa kanya. Sapagkat sabi ko nga po, hindi po niya pinakalimutan ang mamamayan ng San Antonio. Danira Gabriel para sa Balitang Unang Sigaw.